Napakahirap po kapag nagtatanim ang isang tao, pagkatapos hindi niya aalagaan. You don't plant a seed just to abandon it. And you do not plant a seed and dig it tomorrow to see if it's growing. Inaantay natin na yun ay tumubo at mamunga. Ama naming Diyos, muli humihingi kami na yung pagpapala, na wabigyan mo kami ng maiksi at malinaw na mensahe na maiintindihan namin, maaalala sa panahong dapat maaalala, at maipamuhay sa lahat ng sandali. Ang inyo pong kalooban ang maganap, ang inyo pong karunungan sa mga ibabaw, at ang inyo pong kagustuhan sa aming buhay ang makapangyari. We reject and rebuke all work of lies, all lies coming from the evil one, and we welcome you, Holy Spirit, to lead us into the truth that liberates, the truth that sets us free. Be our speaker, O God. Kayo po ang siyang mangusap. Hindi kami nagtipon-tipon o pakinggan ng isang kapwa-tao lamang, kundi kayo. Ang inyong lingkod naway gamitin yung kasangkapan ng inyong kabutihan at pagtuturo, at pangalan nyo lamang ang mataas at ang inyong mga anak mapagpala sa pakikinig, pag-aaral at paglalapat sa buhay ng iyong salita. Naniniwala kaming inyo pong diringgin ang dalangin, alang-alang sa Panginoong Jesus. Amen. Plant a seed, isang talinghaga. At ang akin pong pakahulugan, sa palagay ko yun din ang inyong pakahulugan, ibig sabihin to evangelize. Magtanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao, ng katotohanan. To bring people to the saving knowledge of Jesus Christ. To see that person become born again, according to John 3:3. And to see that person get and begin a new life, according to 2 Corinthians 5:17. Ibig sabihin, pag sinasabi po natin na magtanim, eh, hindi naman agriculture ang pinag-uusapan natin. Isa lang siyang poetic device, isang talinghaga, nang ibig sabihin, kailangan ang salita ng Diyos matanim sa puso ng mga tao. At yung tao naman na yun magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na kung baga, siya isang bagong nilalang dahil siya ay born again, kaya parang isa siyang bagong buto na itinanim na kailangan mag-ugat, lumaki, mamulaklak, mamunga, at magparami. Bakit po kailangan na tayo ay magtanim? Unang-una, because it was commanded. The Lord commanded that we should plant the seed of salvation in people's lives. That we should treat people like they were seeds that they have to grow. Ito po ay lubos na naunawaan ng lahat ng mga makadiyos na babae at lalaki sa New Testament. Kung kaya si Pablo mismo ang nagsabi sa 1 Corinto, Siyam labing anim, woe to me if I do not preach the gospel. Parang sabi niya, sumpain ako kung hindi ko ituro ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung ganyan, it was commanded. Another reason why we should plant, it was exemplified by Christ and all godly men and women of the New Testament. Lahat po ng mga makadiyos na babae at lalaki, sampu ng Panginoong Jesus mismo, binakita sa atin ang halimbawa na dapat ay bawiin ang panahon, magsikap, at itanim ang katotohanan sa pinakamaraming posibleng pusong pwedeng pagtaniman. At bakit pa dapat magtanim? Dahil ipinangako ng Diyos na pagpapalain niya ang gawain ito. Na magbibigay siya ng kapangyarihan upang tayo ay makapagpatotoo at makapagturo. Sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, siguro naman po napakalinaw na hindi na kailangang habaan pa at tinatanggap na nating lahat na dapat tayong magtanim. Sa katunayan, narito tayo dahil tayo natamnan. At kung meron pa na narito ngayon upang bungkali natamnan, welcome to the family. Dahil huwag niyong sasayangin ang pagkakataong ito na matamnan tayo ng salita ng Diyos. At kung tayo na may natamnan na, ay dapat tayo lumago at makapagtanim din naman. At pupunta tayo doon sa pangalawang bahagi. Dapat tayo magtanim at pagkatapos, watch it grow. Bantayan na ito ay lumago. Siyempre, hindi lang pagbabantay na tayo nakatingin passively, kundi ibig sabihin, actively participating in the growth. Ano pong ibig sabihin to watch it grow? To care for and minister to unto maturity. Pag nagtatanim tayo, alagang-alaga natin at kung bata pa yung halaman, nilalagyan natin ng munting bakod, iniingatan natin huwag tukatukain ng mga manok, yung mga bago niyang dahon, huwag siyang matapakan ang mga bata,
Huwag siyang malunod ng sobrang ulan o matigang pagka sobrang tagtuyot. Alagang alaga. At pag tumanda na lamang yan, kuminsan ay maaari na nating medyo luwag-luwagan ang pagbabantay. Tulad din sa isang bata, alagang alaga natin habang natutunang gumapang at maglakad, susunod-sunod ka hanggang matutunan na niyang alagaan ang kanyang sarili. At syempre, kung loloobin ng Panginoon, nature will take its course. Lalaki siya, magkakaroon din ng sariling anak hanggang siya naman ngayon ang nag-aalaga. We can say that we have gone full circle dahil yung dating inaalagaan ay nag-aalaga na. So kailangan pong bantayan natin yung mga Kristiyano na bago sa Panginoon. Kailangan bantayan natin na yung itinanim nating salita ay hindi tukain ang ibon at dagitin at kunin tulad ng sinasabi ng talinghaga sa Biblia. Kailangan ang ating itinuturo ay ating ipanalangin, ang tinuturoan ay puntahan, dalawin, kantahan, samahan, turuan ang turuan, alagaan hanggang sa siya ay lumaki. So ang talinghaga rin po, to watch it grow, ang ating pakahulugan ngayon, to care for and minister unto maturity, to edify, to mature, and to perfect a believer. In other words, to watch it grow, ang ibig sabihin, discipleship. Why should we disciple? Once again, katulad po ng balangkas kanina na ginamit ko doon sa bakit dapat magtanim, ngayon naman bakit dapat bantayan? Because it was commanded. Utos yan eh. Marami pong inutusan sa Biblia, at isa na dito si Pedro, at yung utos sa kanya ay para na rin umaalingalngaw sa panahon, sa kasaysayan na inuutos din sa atin ngayon. So John 21:15 to 17, when they had finished eating, John said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you truly love me more than this?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you truly love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." May mga iba pang malalim na mga bandang dapat arukin sa bagay na yan, subalit hindi yan ang topic natin ngayon. Ang gusto ko lamang bigyan ng pansin, ipinakita ng Panginoon na kung mahal natin siya, dapat tayong mag-aruga ng kanyang mga tupa. Dapat tayong magpakain ng kanyang mga tupa. Dapat tayong magmahal, magmalasakit sa kanyang mga inaalagaang kawan. So, it was commanded. Why else should we watch the plant? Because it was exemplified. It was expounded on. Sa buong Biblia na naman, nakikita natin ang mga propeta, taga-alaga ng mga anak ng Diyos. At ang mga apostles, ang mga disipulo, taga-alaga, taga-turo ng mga anak ng Diyos. Sa Colossians 1:28, "We proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ." At ito po ang main verse na gusto kong bigyan ng diin sa hapon na ito. Yung turo sa atin, to watch it grow. Bantayan, alagaan, palakhin ang mga anak ng Diyos. Anong dahilan? Sabi dito, we proclaim Him. So sa pagbabantay, there is proclamation. Mahalaga yon. Patuloy na pagtuturo. And then sabi dito, admonishing and teaching with all wisdom. Nang naghihinuhod, nakikiusap, nagtuturo na punong-puno ng karunungan. At malalim pa sa karunungan yung wisdom, yung karunungang malaman kung kailan gagamitin yung alam. In other words, when we say teaching with all wisdom, ang binabanggit dito, quality teaching. At gusto ko po itong bigyan ng diin, hindi tayo pwedeng mag-alaga ng mga anak ng Diyos, magpalaki ng mga anak ng Diyos kung hindi quality ang ating teaching. Kung yung teacher ay pahuli-huli, masyadong dependent sa note, hindi handa, walang quality. So ang mangyayari, ang umaattend, aantukin, tatamarin, isusumpa sa kanyang anino na hindi na siya muli babalik sa Bible study dahil nadala. Kailangan quality sa church. Gusto po natin na halimbawa magbantay, magpalaki, magpalago, dapat quality. Maraming paraan ng pagbabantay. Isa doon pagtuturo, isa yung music ministry, pag-awit. Kailangan quality. Napansin ko, ang ganda-ganda ng sound system nyo. Pagpasok ko pa lang, sabi ko, bah, ang ganda naman ng inyong sistema ng sound at maganda pati yung tunog. Mahalaga yan, hindi dapat tinitipid yung mga ganyang bagay.
99% po ng mga napupuntahan ng inyong lingkod na mga churches, at maniwala kayo sa akin, I go to at least 2 anniversaries a week sa mga nagaanyaya. Gagara-garal ka lang mga sound system, akala mo may nagluluto ng popcorn sa loob, akala mo may nag-eskrima, akala mo may nagahabol ang mga kabayo sa loob, hindi mo maintindihan. Kasi tinitipid. Bakit kailangan tipirin? Sabi niya, sa church naman, dapat simple. Iba naman yung simple, iba naman yung low class. At saka hindi simple ang ating Diyos, mga kapatid, maghunos dili kayo. Pag binasa ninyo yung mga teachings niya sa paggawa lang ng tabernacle, idinikta pa ko anong klaseng mga hibla ng sinulid, ilang buhol, anong klaseng kahoy ang gusto niyang gamitin, anong klaseng mga bato, puro mga high class. Because our God is a God of good quality. Kaya dapat lahat ng ginagawa sa church, quality. Kadalasan po, kaya mahina ang pag-grow o paglago ng mga anak ng Diyos kasi hindi quality. Yung Sunday school na ko, ito na naman ang lesson, nagdurugo na yung tenga ng mga estudyante, paulit-ulit na lang. Kumisan, ganun din yung mensahe. Mamukha yatang patpitong beses ko lang narinig ito. Paulit-ulit na lamang. Kaya nga po, kailangan quality. Kung may kakantang choir, dapat quality. Kung may kakanta, kailangan may quality. Hindi yung, pasensya na po kayo, hindi po ako nag-practice. Eh, hindi ka pala nag-practice, huwag ka kumanta. At kung kakanta ka, mag-practice ka. Kasi binabasa-basa yung note, sauluhin nyo ang inyong mga kanta. Paano kayo makakapag-minister when you cannot even look to people dahil nakatingin kayo sa inyong note? Sasabihin, huwag nyo na pong pakinggan ang aking tinig, yun na lang pong letra. Eh di, isulat mo na lang yan. Huwag ka nang kumanta, ihulog sa amin sa koreo, nakatipid pa tayo ng pagpunta rito. But the fact that you're going to sing before a crowd, you've got to be ready and you've got to be good. Hindi sapat yung hihingi tayo, lagi na lamang ng paumanhin. Kailangan paghandaan kung gawain ng Panginoon. Sa lahat yun, sa lahat ng gawain ng iglesia. At anong dahilan? Bakit daw po kailangan tayo to teach everyone with all wisdom? Ito yun. So that we may present everyone perfect in Christ. In other words, merong dahilan kung bakit may church. Kasi po, kung ang dahilan lamang para at pinakamahalaga lamang at yun na lang ang tanging mahalaga, eh maborn again tayo para pumunta tayo sa langit, dapat pagkatanggap natin kay Kristo, mamatay na tayo. At nang magpunta na tayo sa langit, di ho ba? Sa palagay nyo, bakit hindi pa tayo namamatay? Bakit pinapahaba pa yung buhay? At bakit may church? Kasi dapat makabalik tayo sa antas ng kabanalan, sa antas ng kaluwalhatian, na nawala nung nagkasala sa Eva at si Adan, at tayo personal ding nagkasala. In other words, kung meron po tayong isang antas ng kaluwalhatian at kabanalan na ganitong level, dahil sa kasalanan, bumaba tayo ng bumaba, ng bumaba, ng bumaba. Nung tinanggap natin si Kristo, tumigil ang pagbaba, tinanggap natin siya as Savior. So hindi na tayo mahuhulog sa impyerno, may Savior na tayo. Pero may tinanggap tayong Lord. At dahil Lord, susundin. At pag sinunod, aakyat ulit tayo ng aakyat, babalik tayo ng babalik dun sa perfection. Kaya mahaba pa ang buhay matapos ating tanggapin si Kristo. Dahil meron pang gusto ang Diyos na mangyari, bumalik tayo doon sa kaluwalhatian na nawala dahil sa kasalanan. Siguro naman po walang perfectly at buong-buong ganap na makakabalik dito sa buhay na ito. Pero ang mahalaga, palapit ng palapit ng palapit. Kaya yun ang binabantayan. O, mas banal ka na ba ngayon kaysa nung isang taon, kaysa nung isang buwan, kaysa nung isang linggo? Mas nauunawaan nyo na po ba ngayon ang salita ng Diyos kaysa 3 years ago? O yung pa rin at yun, 13 years ago at ngayon, pareho pala yun, isa lang ang verse na alam, balibaligtad pa. Hindi umaasenso. Kaya humahaba ang buhay para umasenso ang ating pagiging makadiyos at pagiging kawangis ng Diyos. Kung hindi umaasenso, kung hindi tayo lumalapit sa pagiging mas banal ng mas banal ng mas banal, nagsasayang tayo ng oras. Kaya sabi sa Bible, teach us to number our days. Turuan niyo po kaming bilangin ang mga araw para magkaroon ng katuturan. What is the goal of the church? To present every believer perfect in Christ. Pag ginamit po sa New Testament yung word na perfect, hindi ibig sabihin 100% holy. Kasi imposible yun. What it really means when we look at it at pag in-apply natin yung kanyang context is continuously getting nearer to perfection. Umaasenso. Asenso siya ng asenso. Kung gayon, bakit may Sunday school?
so that people may be matured and perfected. Bakit may mga kantata? Bakit may evangelism? Bakit may anniversary celebration? Bakit may message? Bakit may kantahan? Lahat ng ginagawa natin dapat maikabit natin at maikawil doon sa katotohanan na meron tayong ginagawa para yung mga naitanim lumago. Kaya may tungkulin ng church, malaki. At malaki rin ang tungkulin ng mga miyembro. Basta may gawain ng church ang mga miyembro, dapat naroon. Kasi paano kayo magkakaroon ng benepisyo kung kayo absent? You know what? The church always has many programs, but people are not so cooperative. Ang mga tao kasi sa church, ang trato sa church, parang menu sa restaurant. Listahan ng mga pagkain. Ito gusto ko. Ito ayoko. Ito kalahati nito. Bigyan mo ako. Ito isa't kalahati. Dagdagan. Pag nasa menu ng church, orderin nyo lahat. May prayer meeting, nandun kayo. Merong retreat, nandun kayo. Merong camp, nandun kayo. May worship, nandun kayo. May Sunday school, nandun kayo. Hindi pili kayo ng pili kung anong gusto nyong puntahan at kung anong gusto nyong absent anon. Pag ganun ang nangyari, kahit 1,000 taon kayo mag-anibersaryo, hindi tayo lalapit ng lalapit doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Para lang tayong munggo. Alam nyo yung buto ng munggo? Hindi naman patay, pero hindi rin lumalaki. Nandun lang siya. Subukan yung ibabad sa tubig, bukas, toge. Babuhay pala to. Pero ba't ayaw niyang lumaki? Marami pong Kristiyano, ganon. Buhay naman ang Espiritu ng Diyos, buhay naman ang kaluluwa, ba't ayaw lumaki? Nagka-bonsai-bonsai na. Alam nyo, sa halaman lang cute ang bonsai, sa tao, hindi. Sa anak ng Diyos, hindi. Dapat ang anak ng Diyos lumago, makapagturo. Gusto ko kayong bigyan ng hamon. Habang kayo hindi pa nagtuturo, hindi pa kumakanta, o hindi pa naglilingkod, o hindi pa deacon o deaconess, o hindi pa nagmimisyon, hindi pa kayo nagmamature. Ano po bang ibig sabihin ng mature? Hindi ba kahit sa mga tao, pag dalagita na, nagkakaroon na siya ng menstruation, ibig sabihin, pwede na siya mag-reproduce. Mature na siya, physically. Ganon din sa mga batang lalaki, hindi po ba? Sabi natin, pwede na siya mag-reproduce. Because one of the greatest meanings of maturity is the ability to reproduce. So kung physically, you are physically mature when you can reproduce your species, spiritually, you are mature only when you're already reproducing. Meron na kayong anak, may bunga na kayo, may nadala na kayo sa Diyos. Eto, itong pamilyang to, dinala ko sa Panginoon. Etong taong to, sinyeran ko, nakakilala ng Panginoon sa aking evangelism. O kaya, naku, yung mga taong yan, nahamon nung kumakanta ako, nabe-bless sila, naaalala nila ang kanilang mga tungkulin. In other words, tulad ng bata, pinakakain, nililiguan, inaalagaan, binabantayan. Kailan siya hindi na bata? Pag siya ay marunong na ngayong magpakain ng iba, magpaligo ng iba, tumulong sa iba, hindi na siya bata. Kaya sa atin pong spirituality, nais ko na makita natin ito. Alam niyo po, itong mga ganitong anibersaryo, magandang panahon ito ng pagmumuni-muni. Kanina tayo nagsaya, nagkantahan, nagindakan, nagtaasan ng mga kamay. Isang bahagi lang po yan ng anibersaryo, ang pagsasaya. Bahagi ng anibersaryo, ang pananalamin. Para malaman mo, teka, meron nga ba akong dapat ipagsaya? Bukod sa aking kaligtasan, siyempre lahat naman kung nasa Panginoon, ligtas na. Pero ang dapat ipagsaya, lalo na, hindi lang yung tayo'y nakatanggap ng nakatanggap ng nakatanggap, pero yung tayo'y nagamit ng Panginoon para maraming mga tao ang makatanggap din. Ito po ay isang hamon na nais kong bigyan ng diin. Salamat sa Panginoon, marami sa inyo ay mature na dahil sila na ang naglilingkod. Sila na ang tumutulong. Sila na ang nagpapakain. Subalit yung mga wala pa sa ganung estado, masabi niyo ng Lord, eto na ako, namumunga, nagmamature, namumulaklak. Hindi pirmi na lang ako na lang ipinapanalangin, ako naman ngayon yung nananalangin para sa iba. Hindi pirmi na lang ako yung pinapayuhan, ngayon nagpapayo na ako.
Hindi pirmi ako yung nililigaw-ligawan, sinusuyo-suyo, sinusundo-sundo, tinatawag-tawagan para lang sumipot sa church. At pag sumisipot ako dito, parang, Bapa, salamat kayo, narito ako. Kailangan tayo magpasalamat o may church tayo na pupuntahan. Alam niyo naman, may mga taong kumisan, parang utang na loob ng Diyos na nagdadasal sila. Parang utang na loob ng Diyos na kumakanta sila, samantalang tayo naman ang tumatanggap ng mga pagpapala. It's a very good way to really look at the mirror and see how we are in accordance with the truth. So the church has to present everyone perfect in the Lord. Paano mangyayari kung hindi kayo magko-cooperate? Kumisa nakakakita tayo ng tao. 15 anyos ang isip pang 5 anyos na bata. Sasabihin natin, retarded. Marami rin pong Kristiyano retarded. 13 years na sa Diyos, 13 years ng ligtas ang mentality pang 2-year-old Christian. Sobrang maramdamin, lagi na lang nagtatampo, lagi mo na lamang susuyo-suyuin, isip bata po yun. At kung matagal na kayo sa Panginoon, tampo pa kayo ng tampo, isip bata kayo, kailangang magbagong loob. Marami kayang tinatamaan, sana nga. Alam niyo po, si Pastor Ed Lapis ay hindi entertainer. Siya ay messenger ng Panginoon. And I speak as the Spirit leads me, as the people need to hear God's message for them. Hindi ko alam. Alam niyo po, wala akong kamalay-malay sa nangyayari sa inyo sa loob dito. Buti na lang. Wala akong pangingimian, hindi po ba? Wala akong pepreno-preno. Wala akong kaalam-alam sa nangyayari dito. Subalit, gusto kong ipabatid sa inyo na ang Panginoon, gusto niya tayong matuwa sapagkat may anibersaryo tayo. Gusto niya tayong matuwa sa mga nangyari na. Subalit, gusto niya rin tayong malungkot para sa mga dapat mangyaring hindi nangyari. At gusto rin niyang magsisi tayo sa maaaring naging pagkukulang natin sa kabila ng marami rin nating mga tagumpay sa ating ministry. So, napakahalaga po to present everyone mature in the Lord. At dahil doon, merong division of labor. Sabi po sa Ephesians 4:11-15, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Why? To prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure, the fullness of Christ. So binigyan daw po ang church ng mga apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, among others. At ang nakita natin dito, merong division of labor. Hindi lang pastor ang sinabi dito na binigyan tayo ng pastor. Binigyan tayo ng teachers, evangelists, prophets, apostles. Ibig sabihin, hindi ko mo may pastor, siya lagi ang teacher. Yung mga pastor nga po, hindi masyadong gifted sa teaching eh. Dahil ang gift nila sa pastoral work. Sa pag-aalaga, pananalangin para sa'yo. Pero kumisan yung mga Sunday school teachers, mas gifted. Pag ganon, hindi dapat ma-insecure ang pastor. Dapat pasalamat siya na yung kanyang kahinaan, pinadala ng Diyos ng kapupunan. At yun namang malakas, hindi dapat magyabang. Inilagay siya ng Diyos doon para sa katawan ni Kristo. At ang mga members naman, hindi dapat mag-compare. Ay, mabuti pa yung teacher ganun, mas magaling pa kay ganun. Dahil lang lahat ng yan, ang Panginoon ang naglagay para sa ating ikabubuti. So, may evangelist. Hindi naman lagi yung pastor, evangelist din eh. May mga member nga na mas mayroong soul winning na gift kesa pa doon sa pastor. Kasi ang ipinakita po dito, huwag tayong umaasa lang sa pastor. Bagamat ibibigay natin sa kanya yung leadership, yung honor, pero hindi siya lang lahat ang gagawa niyan. Imposible. Hindi niya yan kayang gawin. In the church, either you are a part of the solution or you are a part of the problem. Pipili lang kayo kung kayo ang solusyon o kung kayo yung problema. Napakahalaga nating isipin yun. At ang dahilan, so that everybody may be built up. Kaya mahalaga rin po, bigyan nyo ng daan ang mga kapatid na mayroong gift. Minsan sa church, lalo yung church na kakaedad, wala nang puwang yung mga bagong dating at bagong members. Para bang naku hanggang buhay ang pianista, wala akong pag-asang makapag-piano. Hanggang buhay ang principal ng Sunday school, wala akong puwang. Kaya tuloy yung iba lumilipat kasi parang wala silang lugar.
Kaya ang akin pong pamungkahi sa lahat ng mga dati na sa ministry, bigyan nyo ng mga opening ang mga bago. Sapagkat yung mga bago, yung bago ibig sabihin, medyo matagal-tagal na rin, mga 2 or 3 years, huwag naman kadadapon nyo lang dito, gusto nyo, hindi ko na kayo agad bukas. Sinabi rin sa Bible, hindi dapat ganun. Pero ang mahalaga po, may puwang. Sapagkat isang malaking pagpapala sa isang iglesia, yung mga bago. Yung po bang nasa honeymoon period with the Lord, yung bang ang lahat ay makulay at marosas at maganda at lahat ay puro Diyos ang lumalabas sa kanyang bibig at puro paglilingkod sa Diyos ang kanyang isip, sasabihin nyo, bago ka siguro, no? Kasi pag matagal na, nawawala yata yun na. So pag tinatamad-tamad na, pag ganyan-ganyan na lang, siguro matagal na ito. Kaya napakaganda yung apoy, yung init ng apoy na dinadala ng bagong mananampalataya. Kaya ang church, para po siya laging mainit, dapat meron siya talagang aggressive evangelism. Laging maraming bagong mga na ipapanganak sa kaharian ng Diyos sa kanya para laging may bagong supply ng mga taong naniniwala na pwede pa talagang baguhin ang daigdig sa pamamagitan ng turo ni Kristo. Pag wala tayong mga bagong mananampalataya, yan ay isang malaking sumpa sa isang iglesia dahil nagkakaroon ng arthritis at rheuma ang lahat ng mga paraan at sistema ng church. Kailangan mo ng mga bagong dugo. Pero yung mga bago, siyempre naman, maging magalang sa mga dati na at sa mga pamamaraan. Pero huwag tayong matakot sa mga bago. Basta nakabase sa salita ng Diyos, kahit bago yung pamamaraan, bago yung sistema, basta luma yung mensahe at kaluluwa at diwa yung nasa Biblia. Kailangan po bukas tayo diyan. So we are to prepare God's people for work of service. In other words, the goal of Sunday school, the goal of the pastor, the goal of the pulpit, the goal of the choir, the goal of everybody is to minister so that the people may become servants of the living God. Hindi lang audience. Sino po ba yung audience at servant? Yung audience, yung darating, uupo, tatayo pag pinatayo, uupo pag pinaupo, uuwi na pag pinauwi, tapos na ang lahat. Audience. Pag kayo'y umabsent sa church ng isang buwan, at wala namang nabago, tuloy pa rin ang lahat, hindi ininda, ibig sabihin audience kayo. Kasi kung talagang meron kayong papel na mahalagang ginagampanan, iindahin ang church pag wala kayo. So tingnan po natin, iniinda kaya pag wala ako? O mga 7 buwan ka ng absent ay wala malang makahalata? Ibig sabihin audience kayo. Siyempre yung audience kahit wala, tuloy naman yung palabas, hindi ho ba? Pero kung kasama kayo sa mga gumaganap, kulang. Halatang halata na wala kayo. Gawin po nating goal yon na hindi lang ako maging audience. Kailangan magkaroon ako ng papel at kailangan lumaki ang iglesia. Magkaroon ng mga anak. Gusto ko kayong batiin. Maganda itong inyong lugar. Meron kayong espasyo. Subalit ang laki-laki pa ng lugar sa labas at espasyo at napakarami pang taong lalo na sa labas kaysa nandito sa loob. Ang dami pang dapat gawin. Hindi pwede mag-relax. Hindi pwedeng audience. So we have discussed why we should watch to make it grow. Because we have a duty. The bawat halaman na itinatanim, kailangan mamunga. Natatanda ko yung tatay ko, dati may puno kami na abukado. Puputulin. So, bakit dad? Sabi, hindi naman namumunga. Naalala ko tuloy yung nakalagay sa Bible din. Na ang Panginoon, yung chief gardener, tinignan niya yung halaman. Tanya, bakit walang bunga to? Patayin na yan. Ayaw ng Diyos nang walang bunga. Sabi nung gardener, bigyan pa po natin ng konting panahon, huhukayin ko yung lupa sa paligid, lalagyan natin ng pataba. Pagbalik niyo at wala pa rin bunga, putulin na ho natin. Sino kaya dito ang kandidatong maputol? Na hinahanapan ng bunga. And I don't mean salvation naman yung puputulin. Yung grace, siguro, yung protection, yung abundance, at kung ano-ano pa, ng mga bonus. Nakita niyo yung fig tree? Nung hinanapan ng Panginoon ng bunga, walang makitang bunga, isinumpa, kinabukasan na luoy. Nung makita ng mga disciples, ay sila'y nasindak lahat dahil yung punong ayaw mamungang isinumpa ng Diyos na luoy. Kailangan tayong mamunga. Hindi tayo dekorasyon sa planetang ito. Maraming kaluluwa ang dapat madala sa Panginoon. Huwag kayong dumarating sa church na ang bit-bit nyo lang ay kamay. Kailangan may mga bit-bit tayong kaluluwa. Mga tao, yung iba nga Bible lang, hindi pa mabit-bit. Kaluluwa pa kaya ang bit-bitin. Pero meron tayong tungkulin. The church is not a theater,
and the people are not audiences. The church is the body of the Lord, and everybody must have a part in the movement of that body. Napakahalaga po yun. At merong malaking gantimpala ang Panginoon sa mga nagtatanim at sa mga nag-aalaga hanggang makarating ang anihan. Sabi sa Psalm 126 verses 5 to 6, those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Totoong totoo, pati po sa pagsasaka, totoo. Yun daw mga nagtatanim na lumuluha, ibig sabihin hirap na hirap, pagod na pagod, ay mag-aani na umaawit ng may kagalakan. Kaya gusto kong dagdagan po ng kaunting punto yung pamumunga. Hindi sapat na mamunga. Kailangan yung bunga nagtatagal. Kasi kumisan may puno, mamumunga, pero pag umulan, laglag yung buko. Di po ba? Dapuan lang ng tutube, tanggal. Kalugin mo ng konti, nawala na. Ibig sabihin, dapat yung bunga na kahit umuga ang lupa, umihip ang hangin, bumuhos ang ulan, nandun pa rin siya. Dahil matibay ang turo, matibay ang pananampalataya, at matibay ang pagkakaalaga. Kaya napaka-importante po, the fruit that remains, the fruit that grows, the fruit that matures, and the fruit that reproduces into more fruits. Dapat po, hindi lang tayo spiritual parents. Kasi pag mayroong nagkaroon ng buhay na muli kay Jesus, dahil sa ating ministry, spiritual parent na tayo, dapat din maging tayong spiritual lolo at lola. Dapat yung anak natin, mga anak, dapat magkaroon siya ng mga dala sa Panginoon. At yan po ang makapagpapalago ng gawain ng ating Panginoon sa lupa. Ang tanong ko, kayo naman po ba ay naitanim na? Kayo po ba ay nakakatiyak na ng inyong kaligtasan? Kayo po ba ay nataniman na ng salita ng Diyos? Kasi kahit tayo attend ng attend sa mga churches, kahit 70 taon kayo na umattend sa lahat ng simbahan sa planeta, pag hindi pa natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pag namatay tayo, hindi pa rin tayo ligtas. Nagkaroon lang tayo ng relihiyon, pero hindi nagkaroon ng kaligtasan. Kaya marami kang matanda, tanungin mo, lolo, lola, pag namatay ho ba kayo, pupunta kayo sa langit? Ay, walang nakakaalam yan. Pambihira naman, ho, ba't hindi nyo pa alam hanggang ngayon? Eh, ang tagal nyo ng simba. Eh, baka naman kasi hindi itinuturo yung kaligtasan. Kasi kadalasan, kung ano-ano mga churches sa paligid, ang itinuturo lang, etiquette. Mahalin mo ang iyong kapwa, tumulong ka sa mahirap. Hindi naman masamang ituro yon, kaya lang hindi sapat. Kasi hindi nagliligtas. Kaya ang tanong natin, ang lahat po ba nakakatiyak na ng kaligtasan? Kung meron pong hindi pa, huwag kayong umalis ngayon dito na hindi kayo nakakatiyak. Tanungin nyo sila. Yug-yugin nyo sila. Kulitin nyo sila. Tanong nyo, ano nga ba yun? Paano nga ba naliligtas? Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia para magkaroon ng kaligtasan? At doon po sa mga ligtas na, sabihin nyo, ah, natanggap ko na ang Panginoong Jesus. Meron na akong Savior. Meron na akong Lord. Ang tanong, kumusta po ang inyong pamumunga? Kayo ba'y malapit ng mamunga o namumunga na? It is a very, very crucial question that we should ask ourselves. One day, the gardener will come. Darating po. May araw ng paghuhukom. May pangalawang pagbabalik ang Panginoon. Sa lahat ng tao magsusulit sa Panginoon, ano po kaya ang ating dadalin? Ang napakaganda pag tayo ay sumalubong sa Panginoon, ang pasalubong natin sa Kanya ay mga kaluluwa na nadala natin sa Kanyang paanan dahil tayo'y namumunga. Tungkulin ng iglesia na alagaan ang mga miyembro. Tungkulin ang mga miyembrong magpasakop sa iglesia para siya maalagaan ng sapat at siya'y mamunga. At pagkatapos, tungkulin nating magtanim at mag-alaga ng mga naitanim natin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong pagkilos sa amin. Salamat sa paalala. Salamat po sa anibersaryo ng iglesyang ito, sa napakaraming ginawa mo ng magagandang bagay sa pamamagitan nila, sa maraming pagpapalang natanggap nila at pagpapalang natanggap ng iba sa pamamagitan din nila. Ang aking dalangin sa darating na mga panahon, Panginoon, pakatibayin mo pang iglesyang ito. Lalong magkaroon ng pagsusunuran, pag-iibigan, pagtanggap ng mga responsibilidad. At nawa, Panginoon, ang Espiritu mo ay tumahan sa bawat isa at magkaroon ng isang ganap, tunay at matapat na hangarin na makapaglingkod sa iyo.
na makapagdala ng mensahe ng iyong kaligtasan sa napakaraming tao at madala ang mga taong ito sa iyong presensya at maalagaan hanggang sila rin ay mamunga ng espiritual. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ito pang aming dalangin, may kalakip na pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.